Magandang araw mga kayanita! Tunghayan po natin ang part 2 ng ating kwento na pinamagatang Hindi na ako luluha pa. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating po pang uploads. Neng, tulog ka ba? Dumilat siya. Parang nagtaka nang makitang si Eka ang nasa gilid ng katre at kumakausap sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Naidlit ba siya na hindi niya namamalayan? Hindi sana kita gigisingin, pero may bisita ka eh. Tila humihingi ng paumanhing sabi ng magandang dalaga na mas morena pa kaysa sa kanya. Sino? Tanong niya. Bahagya pa lamang lumilinaw ang kamalayan na tanong niya dito. Bumangon siya at umupo sa gilid ng katre. Si Marlo. Kahit minsang nahuhulaan na niyang halos kung sino ang naghihintay na panauhin, nakadama pa rin siya ng katamlayan nang makumpirma iyon ni Eka. Parang hindi niya gusto na pakiharapan ngayon ang weaving supervisor na nitong nakaraang mga araw ay lalong nagpursige sa paniligaw sa kanya. Halos magkasabay nga lang kaninang dumating eh, sabi ni Eka, habang nag-aalis ng suot na sapatos. Pinatawag ka sa akin ni inay. Kung ganon, alam na niyang narito na ako? Ni Marlo? Oo, bakit? Gusto mo bang ikailakan na lang namin? Sana. Hindi mo type si Marlo ano? Tumabi sa kanya si Eka sa katre. Ayoko lang naman kasi munang pag-isipan ang tungkol sa bagay na iniuungot niya sa akin. Minsan ka lang na in despair eh, biro ni Eka. Kaiba naman ito sa ina na laging nag-aalala sa anumang sasabihin dahil baka makasakit sa damdamin niya. Ang dalagi dinadaan sa pagbibiro ang pagsasabi ng totoo para maging magaan ang dating niyon sa pandinig niya. Sa bagay ay magkakabarkada naman sila kaya nito nagagawa ang ganoon. Halos wala na silang generation gap dahil 5 taon nga lang ang agwat ng edad nila. Pogi naman si Marlo ah, sabi uli ni Eka. Saka, tipong mabait. Wala pa nga yatang bisyo. Oo, pero hindi naman ang mga ganoon lamang ang pagbabasehan natin sa paggusto sa isang tao, no? Tila nakikipagbiruan na rin sabi niya. Sa bagay, kung magugustuhan mo siya, malamang na sa unang pagtatama pa lang ng mga mata ninyo, ay mararamdaman mo na iyon. Naniniwala ako roon sa sinabing iyon ni Eka. Biglang-bigla ay naalaala niya ang lalaking nakatagpo sa simbahan kanina. Ang lalaking napakilalang kapatid ni Angela. Parang nahihiya lamang siyang aminin sa sarili dahil nagsisintimiento pa siya. Pero na-attract agad siya sa binata. Sa bagay, wala naman sigurong babaeng hindi ka agad ma-attract sa ganoong personalidad. Anong gusto mong sabihin ko kay Marlo? Tanong muli ni Eka. Idadahilan ko na lang ang masakit ang ulo mo. Hindi, huwag na. Tumayo siya at tinungo ang harap ng tukador. Baka makahalata iyon. Haharapin ko na lang. Nagsuklay siya sa harap ng salamin. Nasulyapan niyang nagbibihi si Eka nang patalikod sa kanya. Sa bagay ay hindi naman sila nagkakahiyaan. Bukod sa pareho naman silang babae, ay may 4 na taon na rin silang halos magkasalo sa iisang silid. Pwede na ngang sabihin para na silang tunay na magkapatid sa pagtitinginan. Tumayo siya at tinungo ang pinto nang makitang tapos na sa pagbibihis ang dalaga. Neng, pag alis ni Marlo, sabay na tayong kumain ha? Ani Eka, na umaktong mahihiga na. Oo, sabi niya, saka lumabas na ng silid. Tumayo si Marlo nang makitang palapit na siya. Parang lalong tumangkad ang lalaki, nang idiretso ang matipunong dibdib. Maupo ka na uli,
sabi niya. Pinilit niyang itago ang katamlayan ng tinig. Hinintay muna ni Marlo na makaupo siya bago ito naupong muli. Pagpasensyahan mo na to ha, habang iniaabot ang isang supot. Nakilala agad niya iyon na supot ang kaulon dimsum. Kung hindi siya nagkakamali, siopaw na naman ang laman niyon. Kapares ang madalas dalhin sa kanya ni Marlo kapag dumadalaw ito. Salamat, sabi niya nang abutin ang supot. Hindi na niya inulit na dapat eh hindi na lamang nag-abala ng ganoon ang lalaki. Hindi rin naman ito sumusunod sa pagbabawal niya. Itinabi niya sa upuan ang supot nang hindi na sinisilip ang laman niyon. Nagsimba ka raw kanina? Sabi ni Manong Rosa. Tumingin siya sa binata. Oo, tugon niya. Kung tinawagan mo sana ako, di sana'y nasamahan kita. Hindi siya kumibo. Ibinaling niya ang tingin sa mga magasing nasa ilalim ng misita. Hindi mo ako gustong isama dahil hindi lang naman simpleng pagsisimba ang intensyon mo kanina, di ba? Tanong nito. Napabilis ang pagbabalik niya ng tingin kay Marlo. May lungkot sa anyo ng binata nang makipagtitigan sa kanya. Kahit paano, gusto mo pa rin makita si Henry sa kasal niya ano? Itatanong sana niya kung ikinuwento rin ba iyon ni Manang Rosa o hula lamang ng binata. Pero nagsalita muli ito. Bakit gusto mo bang pahirapan ang sarili mo, Delia? Hindi naman ganoon ang intensyon ko. May gusto lang akong tiyakin. Pinalaya ko na nga siya eh. Pero ang sarili mo ay hindi pa. Inalis muli niya ang pakikipagtinginan sa lalaki. Naramdaman niya ang pagtabi nito sa kinauupuan niya. Hindi kayo para sa isa't isa, Delia. Malayo na siya sa Henry na nakilala mo noon. Napapitlag siya nang maramdaman ang paghawak ni Marlo sa isang kamay niya. Isang galit na tingin ang iniukol sa binata bago niya binawi ang kamay niya. Yung dramang pinalabas mo sa paningin ni Henry, handa kong panindigan, Delia. Nakikiusap ang anyong sabi ni Marlo. Kahit anong oras, handa kitang pakasalan. Nanghingin ko ang tulong mo para palabasing nakipagtanan talaga ako sa'yo. Hindi ko akalaing maniningil ka, Marlo. Formal ang tono niya. Nag-aakusa. Pasensya ka na kung ganoon. Lumalabas tingin mo. Wala lang akong maisip para makataya ka sa intensyon ko. Ayaw ko pang pag-isipan ang tungkol sa isang panibagong relasyon, Marlo. Sabi niya dito. Hindi naman ganoon kadali yun eh. Alam mo ang gusto ko ngayon, paunlarin ang sarili. Tumuklas ng mga bagong kaalaman. Mag-aral. Para makahabol pa rin sa narating ni Henry? Tanong nito sa kanya. Wala na siyang kinalaman sa mga bagong plano ko sa buhay. Sagot niya sa binata. Marlo, nagkataon lamang na nagkalayo kami bago ko dinesisyon ang ituloy ang mga balak ko noon. Kung ganoon, sabay tayo, Delia. Gusto ko rin namang umunlad. At kailangan ko ang isang paris mo para maging inspirasyon ko. Wika nito sa dalaga. Kung talagang desidido ka sa isang bagay, magagawa mo iyon kahit nag-iisa ka, Marlo. Pero gusto kong gawin iyon ng kasama ka para mas lalong maging makabuluhan ang tagumpay kapag nakuha ko na. Dagdag pa nito. Waring may kumirot sa dibdib niya sa narinig. Parang si Henry noon ang tingin niya ngayon kay Marlo. Nangangako ng isang magandang bagay. Naghahanap ng isang kabalikat. Pangako, mararating ko rin ang narating ni Henry, Delia. Magpapa-asenso ako. Makakapagpatayo ako ng sariling bahay. Makakabili ng sasakyan. Sabi nito. Waring nais niyang mailing sa kanyang naririnig. Kaya marahil hindi niya magawang magustuhan si Marlo ay dahil sa kababawa ng pananaw nito. Pagsasabayin mo ang pagtatrabaho at pag-aaral? Tanong ni Eka kay Delia. Kasabay niya itong naglalakad sa labasan. Doon sila sasakay ng tricycle na maghahatid sa kanila sa highway kung saan sila lilipat ng jeep
Papasok siya sa trabaho at si Eka ay sa eskwela. Sa pagkukwentuhan nila, nabanggit niya sa dalaga ang balak niyang pagpapatuloy ng pag-aaral sa susunod na pasukan. Hindi ba mahirap yung nagtatrabaho na ay nag-aaral pa? Maang pa rin tanong ni Eka. Mahirap nga, sagot niya. Pero wala namang daan patungo sa pag-asenso na madali eh. Lalo na sa pares nating mahirap. Gusto mo lang yatang libangin ang sarili mo eh. Kantsaw sa kanya ng dalaga. Alam niya, may kinalaman pa rin sa kasawian niya kay Henry ang tinutukoy nito. Eka, parang nagpapaliwanag sa isang batang sabi niya. Sa totoo lang, hindi ko na masyadong dinadala sa dibdib ang nangyari sa amin ni Henry. Parang hindi makapaniwalang napatitik sa kanya si Eka. Bakit ganoon? Tanong nito. Nagkibit siya ng balikat. Ewan ko, siguro noon pa na iprepara ko na ang sarili sa ganito. Dahil noon pa, naisip ko nang hindi ang isang pares ko lang ang babagi sa kanya mula nang umasenso siya sa buhay. Or maybe, we did not really love him that all. Siya naman ang napatitig sa dalaga. Madali mo siyang naalis sa sistema mo eh. Ibig sabihin, hindi masyadong malalim ang pinagsamahan ninyo. Ang nasa isip ko naman, madaling makakapagpaluwag ng dibdib ang kaalamang maligaya siya sa pinuntahan niya. Di ba't mas malalim na pag-ibig ang ganoon? Ewan ko. Ang alam ko, pag talagang mahal na mahal mo ang isang tao, masakit na masakit sa'yo kapag nawala siya. Hindi na lamang siya kumibo dahil naisip niyang di nga ba't kinikwestiyon na rin niya ang sarili mula nang magkalayo sila ni Henry. Di papasok ko na ulit sa eskwela next term? Tanong ni Eka. Oo, sagot niya. May kunti naman akong ipon eh. Malapit na ang pasukan. Waring pagpapaalaala ng dalaga. Magpapaalam na nga ako sa trabaho ngayon pa lang para may adjust ang schedule ko kung sakali. Fixed ang oras ng shift ninyo ah. Paano kung magkaproblema ka? Tanong nito. Bahala na. Baka maghanap na lang ako ng ibang mapapasukan. O kaya naman, isacrifice ko muna ang pinagkikitaan ko. Sagot niya. Ang sabi naman ni Ate Guyi, sakaling ituloy ko ang pag-aaral, ay tutulong-tulungan nila ako ni Kuya Rudel, ang nakatatandang kapatid sa probinsya at ang asawa nito ang tinutukoy niya. Samantala, you can open your eyes now. Utos ni Henry nang ibaba sa lapag si Angela. Tumalima naman ang babae. Natigilan ito nang pagtingin sa paligid ay makitang nasa loob sila ng isang katamtamang laki ng bungalo. At sa paligid ay may mga gamit na. Henry, emosyong baling nito sa asawa. Ito ang sinasabi kong sorpresa sa'yo, nakangiting sabi ng lalaki. Maliit nga lang, hindi ka pares ng kinalakhan mong mansyon. Pero okay naman, di ba? Habitable naman. Ito lang ang kaya kong hinalikan siya sa labi ni Angela. You don't have to say anything anymore. Ako na lang ang magsasalita, okay? From now on, I'll treasure this house as I've never treasured anything so important in my life before. Sabi nito sa asawa. Natitigilang napatitig si Henry sa asawa. Why? Nakangiting tanong ni Angela. There's something I have to confess, though. Waring hirap ang kaloobang sabi nito. Gusto ko kasing maging fair. Hindi ko ibig palabasing dinaya kita sakaling malaman mo. Kumunot ang magandang mukha ni Angela. Noon, I intended to give this to Delia? Sa dati mo bang nobya? May kumudlit na kirot sa anyo ni Angela, pero saglit lamang iyon. It's not my fault na hindi nangyari. Ang gusto namin, di ba? Waring naghahanap ng kakamping sabi ni Henry. Siya ang tumalikod sa akin. I know. May bahagyang pait sa tono na sabi ni Angela. Kaya nga binalingan mo ako. Angela, you don't have to explain. Nakangiti ng sabi ni Angela sa asawa.
Naiintindihan naman kita noon eh. Bilang lalaki, ay mas mahalaga sa'yo ang palabra de honor. Pasalamat na nga lang ako na ang pagkakataon ang nakialam para tayo pa rin dalawa ang magkatuluyan. Utang na loob ko na iyon kaysa sa dati mong nobya na nagbago siya ng isip tungkol sa inyo. Don't get jealous of her. Masuyong sabi ni Henry, sabay kabi kay Angela para mapasandig sa dibdib niya. Tapos na ang tungkol sa amin. Nakaraan ko na lang si Delia. But you did love her. Yes, pero hindi katulad ng naramdaman ko para sa'yo. Kita mo nga, unang kita ko pa lang sa'yo, eh nataranta na ako. Waring ikinasaya naman ni Angela ang narinig buhat sa asawa. Humalas ito sa pagkakayakap sa kanya at iginala ang tingin sa paligid. Pagagandahin ko pa ito, Henry. Tila nangangako naman ito. Ito ang magiging pugad ng ating pag-ibig. Dito ko isisilang ang mga anak natin. Therefore, susundin mo na ang gusto ko. Maang na bumaling sa kanya si Angela. Hindi ka na magtatrabaho. Aniyang lumapit dito at masayang inakbayan ang babae. Dito ka na lang sa bahay, okay? Pero isang kondisyon. Nagtatanong ang tingin niya rito dahil gumiti pa si Angela nang may pagkamisteryosa. Tatanggapin mo na ang posisyong iniaalok sa'yo ng papa sa opisina namin. Pero Angela, forget your pride this time, Henry. Wala na namang question ang pride doon eh. Parang kami pa nga ang humihingi ng tulong sa'yo. We need someone of your caliber. Maghahanap pa ba naman kami ng iba? Gayong ang galing-galing nga ng mister na nakita ko. Hindi ba't sabi ko, mag-uumpisa tayo ng naaayon lamang sa kakayahan ko? Sagot niya dito. Oo, eh ano naman ang masama kung sa kumpanya namin mo ipapakita ang kakayahan mo? Sa ganoon, ay hindi na iba ang magbe-benefit. Kaya tanggalin mo na ang mga hang-ups mo. Inihapnos ni Angela sa pisngin niya ang isang kamay nito. Waring nire-reassure siya. Huwag kang mag-alala na may masasabi pa si Kuya Greg at ang mga magulang ko. Alam na nila na may prinsipyo kang tao nang tanggihan mo ang alok nilang honeymoon sa ibang bansa at pagkapatira nila sa bahay namin. Ang totoo, bago pa nga tayo ikinasal, ay nangumpisa lang sa akin si Papa na believe siya sa'yo sa kakaibang prinsipyo mo. Natigilan siya. Nagustuhan niya ang natuklasang iyon. Paano? Do we have a deal? Nakangiti ng tanong ni Angela. Anong deal? Tanong niya sa asawa. Dito na lang ako at doon ka naman sa kumpanya namin. Okay ba yon? Naiiling, ngunit nakangiting pinindot na lamang niya ang ilong ng asawa. Ikaw talaga. Alam na alam mo kung paano ako kokornerin. Does that mean yes? Namumungay ang mga matang sabi ni Angela. Alam mo namang oo, no? Kunwari nakairap, ngunit nakangiti pa rin sagot niya. In that case, dapat ko lang inspeksyon ang bahagi nitong bahay natin. Masigla nang sabi ni Angela na kumawala sa pagkakahawak niya para tunguhin ang kusina. Hindi siya sumunod dito. Pero narinig niya ang pagsasalita ng babae mula roon. Wow! May microwave oven na kaagad. Palagay ko dito ko na magagamit ang mga napag-aralan kong recipe. Ngumiti si Henry. Ngunit kasabay niyon, ay may nadama na naman siyang lungkot sa dibdib. Naalaala na naman niya si Delia. Noon ay sila ang nangarap na magkasama sa bahay ni ito. Magiging uliran itong asawa. Magluluto ng mga paborito niya sa microwave oven na noon ay pinangako pa lamang niyang bibilhin para rito. Pinaluwag niya ang dibdib dahil ayaw niyang makahalata si Angela na kahit paano, nasa isip pa rin niya si Delia. Ang lihim na lang niyang dalangin, sana'y maging maligaya rin ang dating nobya sa piling ng lalaking sinamahan ito. Maging masaya kaya si Henry sa piling ni Angela sa kabila ng may lihim pa rin itong pag-aalala sa dati niyang kasintahan. At si Delia, makatagpo pa kaya siya ng tunay niyang pag-ibig? Sundan po natin
sa susunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. And God bless everyone!